kitaan at kumusta? Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John Ibanez, ang inyong kabalitaktakan sa TWIZ. Hey, it's me. How are you? On a beautiful Wednesday afternoon, kabalitaktakan. Oras na naman po, sumapit na naman po ang takdang oras para sa inyong munting palatuntunan. Ang balitaan at kumustahan sa IC sa kanyang bagong tahanan, kasama ang inyong lingkod, John Ibanez po lamang. Kumusta po kayo? Naway tulad po namin, ha, mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world. Naway tulad po namin dito sa Pasig, particular. Nasa mabuti rin po kayong kalagayan, saan man po kayo naroon, ano man po inyong ginagawa at sino man po inyong kasama. Bakasyon po sa amin, ha, dito sa Pilipinas, ha, holiday. Ay ngayon po, ginugunita ang ika-159th nakapanganakan ng isa sa mga itinuturing nating matikas na bayani sa katauhan po ni Gat Andres Bonifacio. Kaya kanina nga, Engineer June, papasok ako. Bigla akong nakapag-thank you kay Lord at biglang sabi ko, Lord, hindi po ba pwedeng araw-araw ganito? Ang luwag ng kalsada. Pero hindi rin siya ganun kaluwag, ha? Maluwag in a sense na pag nasanay ka ng pang-araw-araw na traffic, yung naranasan ko kanina parang heaven. Diba? Alos kalahating oras mahigit ang natipid ko. Biyahe. Actually, hindi na nga ako halos umapak ng matindi sa selenyador dahil sabi ko, relax driving. Pero inobserbahan ko rin. Medyo malinis ang lansangan sa mga, ang tawag dito? Ibabaw. Kubaw-Ibabaw, tsaka sa Crossa may Santolan-Ibabaw flyover. Pero yung mga ilalim, traffic pa rin. Kasi siguro akala ng mga motorista dahil nga holiday, walang traffic sa ilalim nagdaan. Ayun, tukod din sila. Anyway, lamang yan sa mga naobserbahan ko. Pero bago tayo tumutok at sapit ating interview or guest for today, papasalamat lang ako sa dati kong kasamahan, ha? Kapamilyang Neil Mac Macasaet, listening now sa Alaminos, Dalawigan ng Laguna. At syempre, iba pang mga dating kasama ko, yung mga naging piloto ko. Hindi ko nakikita, ha? Pagkain isa-isa ko kayo at may nakalimutan ako, baka magsimula pang magkaroon ng tampuhan. Anyway, lahat ng mga kapamilya, kapuso, kapatid, ano pa ba iba? Kabalakid, meron? Kabalikat pala, kabalakid. At saka mga kasabwat, listen lang, ha, listen. Tuto kayo, ha. Dahil partikular na pag-uusapan natin, syempre, nagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Walang dilit iba kundi si Gat Andres Bonifacio. Tayo tutulukang mag-look back. Ika nga, baliktanaw tayo sa mga bagay na posible hindi pa natin alam, ha, tungkol kay Gat Andres. Lako, aminado po ako na hindi ako naging mahilig sa history. Hilig ko lang nun na subject. Recess. Tsaka vacant. Tigit sa lahat, uwian. Kaganito buhay ko, eh. Anyway, para sa seryosong usapan, eto na po, ah. Medyo inubos ko lang yung makulitan ko. Kakausapin natin, ready na via Zoom, si Professor Eufemio Agbayani III, History Researcher 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Professor Eufemio, magandang hapon po. John Ibanez po. Ay, magandang hapon po, Sir John, at sa ating mga tagapakinig. Unang disclaimer po, hindi po ako pro. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kapakawani lang po sa pamahalaan. Pero tama po na History Researcher 2. Tama po ba? Researcher 2, tama? Or actually, na-promote na? Sir, pakibanggit mo na, medyo indulgence. Ako lang humingi ng pamanhin, ha? Go ahead. Historic Science Development Officer 2 na po. So, wow. Pero miss na rin ang pagiging researcher. Mm-hmm. At bahagi pa rin ang trabaho po ang magsaliksik tungkol sa ating kasaysayan. Right. Magandang hapon po sa ating lahat. Right. Unang-una sa lahat, maraming salamat, Sir Eufemio. Ano bang palayo ni Sir? Para ako, John, kasi ayoko na rin banggitin tunay na pangalan ko, eh. Baka may sumingit ng tao, eh.
UV na lang po. UV, F with an F. Opo. Okay. Opo. Para naman po pumasok sa 21st century. Yun lang. Alright, okay. UV. Opo, pangalan ko para kung kapanahon ni Bonifacio po eh. Mamaya ko sana isisingit yan eh. Pero inunahan mo na ako eh. So ituloy na natin. San ba galing yung eufemyo na yan? At kayo ba'y lahi ng mga bayani dahil agbayani apelido mo? May ganon. Ano po, galing mo sa lolo ko ho. Dahil tapos yung tatay ko ho, ayupemyo. Uh-huh. So, yung agbayani, hindi ko alam kung may bayaning agbayani. Ang alam ko lang ho, sa Ilocano, pag meron pong ag yung apelito, mm-hmm. ang bisabihin yan ay gagawin mo isang bagay. So, agkawili, agtarap, agbayani. Agbayani. So maging bayani para meron pa yung apelito ko. Anyway, ako may kilala akong bayani na agbayani. Yung artista. Di ba? Tsaka si Techi. Techi Agbayani. Anyway. Techi Agbayani. Alright. On a more serious matter, Yuffie. Okay? Unang-una, sino ba? Para sa kabatiran, ito, ako aminado ko. Ang mga pagkakakilala ko lang kay Andres Bonifacio, yung mga birong atapang atao, siya yung may tabak, siya yung galing sa Tondo, siya yung nakakamis sa Chino, tapos naka, anong tawag doon sa kapartner na pantalon na nakatupi, tapos nakachinelas lang or minsan nakapaa. So para sa kabatiran ng mga kababayan natin ngayon, lalo na yung mga kabataan, sino ba tong Gat Andres Bonifacio na to? At ano bang ambag nito sa bayan? Bali, dahil nabanggit na ho ninyo yung itsura ng mga bantayog niya, ang kauna-una ho kong babanggitin na mahalagang matandaan natin, yung katangi-tangi po niyang litrato, nakakurbata at nakakot. Mm-hmm. So, big sabihin, hindi naman din po ganun kahirap si Andres Bonifacio. Pero alam po niya yung kondisyon ng ating bayan. Ayan, nakikita po natin sa screen, mm-hmm. sa mga nakakapanood po sa ating live. Alam niya yung kondisyon ng ating mga kababayan. Alam niya kung ano yung paghihirap na hinaharap ng mga kapwa niya mamamayan. No? Kaya naisip po niya na kailangan na magsimula ng isang himagsikan laban sa paringiil ng mga mananakop na Espanyol. Mm-hmm. At dahil po dito, nanguna siya noong 1892 sa pagtatatag ng kataas-taas ang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng kilusang ito na nakapagpatayo ng mga chapter sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang sa, I think merong isa sa Capiz, mm-hmm. noon, part ng akla, yung akla nata kasi ng panahon, part pa ng Capiz. Meron din sinubukang itayo sa Mindanao. So, ibig sabihin isa ho itong pambansang Kilusan. Sa pamamagitan ng pambansang Kilusan ito, nagbangon lahat ng mga Pilipino or napakaraming mga Pilipino para labanan yung paniniil na nararanasan nila sa kamay ng mga Espanyol. At hindi lang po yung kanyang paglaban sa mga Espanyol, hindi lang yung basta makahawak lang ng tabak. In fact, ayon sa saliksik ni Guillermo Tolentino nung ginagawa niya yung national monument na sa yung monumento ngayon, no, mas prefer daw pala ni Bonifacio gumamit ng revolver. Kaya kung makikita niyo po sa monumento, may tabak na sa isang kamay, tapos hawak niya yung baril sa kabilang kamay. Okay. So, para ano, para safe both na lang tao. Ganyan. Maliban sa pagiging isang pinunong siya ang supremo, di ba? Siya yung supremo. Supremo, no? Ang konsepto niya ng katipunan, hindi lang naman ito army, kundi isang social organization kung saan mayroong pagtutulungan, mayroong damayan sa kapwa kasapi or yung term nila dyan. Brotherhood katipon, ba yan? No? Brotherhood? Parang brotherhood. So, okay. Masundin kasi si Bonifacio. So, na-model niya yung katipunan doon sa sense of brotherhood na meron yung mga Mason. And ang pinakamagandang ideya na nabasa ko, na i-flesh out ng mga historiador natin tungkol sa kanya, no? Diba, kaya siya sugod mga kapatid, no? Ay hindi lang dahil fun yun sabihin. Pero dahil ang pananaw niya, ang ating bayan ay isang ina, at lahat po tayo ay mga magkakapatid doon sa iisang ina na iyon. So, kapat, magturingan tayo mga magkakapatid, no? Na ipinagtatanggol yung kapatid kapag inaapi, tinutulungan kapag natedehado, no? At eventually, bumukod tayo doon sa adoptive na nanay, which is Spain. Alright. So, mayroon pong tulayan katapos ang himig ng Pilipinas. Alright, Yuffie,
Ma-cut muna kita dahil nabanggit mo rin lang yan tungkol sa sugod mga kapatid. Ibig bang sabihin yung characteristic bar ugali ni Gat Andres Bonifacio is matapang na tao? Given na yan. Pero mainitin ba ulo niya? O laging galit? Ito sa mga nababasa ko, syempre baka maaari ito i-dispute ng iba natin mga kasamang historia ito. Hindi naman siya ganun kamainitin ang ulo. Meron pa nga yung tinatawag na a leadership niya, hindi po yan mahihilig magdikta. Hindi siya ang gusto niya leadership ay pulong. So lahat ng desisyon ng katipunan, hindi niya gagawin ng siya majority. Kailangan kukonsulta siya kung hindi man sa isang maliit na pangkat no, ng mga trusted advisors. Yung desisyon na mag-revolusyon, hindi lang siya gumawa nun. Nagpatawag siya talaga ng mga representatives ng iba't ibang malangay para mag-revolusyon. So pinapakita nito na hindi po man siya mainitin ang ulo. Lang siguro nagkaroon tayo ng ganyang ideya tungkol sa kanya ay dahil nung Tejeros Convention, naiusapan sila na kung sino yung mahalal, kikilalanin niya lahat. Igagalang, ang nahalal kay Bonifacio, Director of the Interior, so parang DILG Secretary, bigla ba naman may tumayo at sinabi, ay, hindi pwede si Bonifacio dyan kasi hindi siya abogado. Yun lang. So, umiit ulo niya doon. Eh, maski naman siguro in that particular. Sabi nga nila, siguro may cross ka sa dibdib pagka gano'n naman ang insidente, malamang iinit din ang ulo mo. Diba? Oo, diba? At yun ang yung mangyayari, ayun doon hahantong po doon sa sasabi ni Bonifacio, invalid yung Tejeros Convention, sasabi naman ng mga kapanalig ni Aguinaldo, valid yung doon na sila nagkatalo ng husto, di ba? Emilio Aguinaldo. Tapos magkuhulihan hanggang sa humantong nga doon sa malagim at napakalaklukot na kamatayan ni Andres Bonifacio at kapatid niya sa Procopio. Alright. Isang ako, personally, may katanungan din ako. Bakit sa Caloocan, itinayo yung monumento, gayong, ang alam pagkakalam ko, Tondo, Maynila, ipinanganak si Gat Andres, tama? Yuffie? Bali po yung kanina no, sa paggunita po ng araw ni Bonifacio, meron din po paggunita na naganap sa Tutuban. Doon sa marker kung saan pinaniniwala ang doon daw pinanganak si Andres Bonifacio. Kaya po yan ay ilagay sa Caloocan. Una dahil yung bahay na Caloocan bago kinain ang Quezon City, malaking bahagi nito. Diyan po naganap yung marami sa mga maagang kasaysayan ng himagsikan. So, yung sigaw sa Pugadlawin, yung mga initial encounters bago po naganap yung unang labanan sa may San Juan. No? So, kaya din siguro na itayo ko doon, kung mapansin natin, yung pamansang pantayan ni Bonifacio ay nasa panulukan ng Avenida Rizal at saka ng EDSA. So, gusto talaga nila na yung poo kung saan itatayo yung pamansang bantayog ay isang lugar kung saan kahit mabilisan ka lang hundadaan, may kita at may kita niya si Bonifacio. So, at mukhang naging effective naman dahil halos di ka na makalapit sa monumento sa dami ng mga sasakyan na usually nandiyan. At susulyap ka na lang sa LRT pag nakasakay. Correct. Alright. Isa pang kagaya kanina, nabanggit mo na rin na kumbaga meron siyang, hindi siya mahirap eh, di ba? So, ang kailangan ko lang hinga ng kaliwanagan, Yuffie, is ano ba talaga yung tunay na estado niya at ng kanyang pamilya? Bakit parang ang lumalabas sa mga kasaysayan, masang-masa ang dating ni Gat Andres? Alam mo siya, kung tutuusin, hindi siya dirt poor. Kasi na, alam niyo, noong unang panahon, ng mga nakakapagmason lang, I think sa panahon ngayon, di ba, yung mga nakakapagmason, di ba, mga may kaya. And ay pag nakita niyo po doon na ang trabaho niya ay bodeguero, hindi po yan literal na kargador na nagbubuhat ng lagayan sa ilalagay sa bodega. Hindi manager ng bodega. Yun yung role niya. So talaga? Dahil ang mga may maraming bodega noon, mga foreign companies, Resident Sturgis. So manager, ibig sabihin, disente ang kanyang trabaho. Malaki ang kanyang sweldo. Considering ng mga foreigner ang mga amo, di ba? At marunong mag-English. At by time, mag-theater. So, nasusunod din sa kasaysayan na
Meron siyang theater group, Teatro Porvenir, no? Mm-hmm. At marami doon sa mga kasama niyo sa Katipunan, member din ng theater group na yun. Mm-hmm. So nadaming time si Kuya. Okay. And isa rin yung nare-rediscover kasi marami namang history doon na kung nakakita nito before. Nare-revisit. Ay, yung pagkaulila pala nila, hindi ganun kaaga. Posibleng mga nasa 20s na daw si Bonifacio nung naulila sila. Okay. So, ibig sabihin, parang hindi naman sila yung tipong batang musmus na isang tahig, isang tuka. Na isang tahig, isang tuka. At yung tatay niya at ay naging gobernador Silio din sa Tondo. Okay. So, hindi ka naman magiging gobernador Silio kung third floor ka. Ang kagandahan lang po kay Bonifacio, kahit medyo middle class po siya, alam niya yung kondisyon ng kanyang mga kababayan. Hindi siya nagpakabulag. At pinili niya pong ipaglaban yung bayan kahit maaaring sabihin natin mas madali na lang na mahilig. I-enjoy yung pagiging tahimik, i-enjoy yung benefits na nakukuha niya sa kanyang trabaho. Right, ito marami rin nagtatanong. Actually, noong bata pa ako, nung nagkamuhang ako, katanungan ko na rin eh, bakit po si Gat Jose Rizal at hindi si Gat Andres Bonifacio ang idiniklarang national hero? Po, medyo advanced tayo na isang buwan sa ating discussion. Kasi Rizal Day, usually sa Rizal Day po yan tinatanong. Unang-una, kailangan po maging malinaw na buhay pa si Rizal, idol na siya ng mga Pilipino. Okay. In fact, fanboy. Medyo stretch natin ng kaunti yung terms. Pero kahit si Bonifacio, kinikilala niya at nagiging fan siya ni Rizal. Dumating sa point na nagpadala siya ng kaibigan niya si Pio Valenzuela sa Dapitan para konsultahin si Rizal kung feasible ba magsimula ng himagsikan. Kinilala din ng Katipunan bilang honorary president whether Rizal ito, Rizal knew it or not, kinilala nilang honorary president si Rizal. Yung kaisipan na American-sponsored hero si Rizal, I think mas accurate sabihin na sumakay yung mga Amerikano sa existing na paggalang ng mga Pilipino kay Rizal. Dahil 1898 pa lang may Rizal Day na. At 1898 pa lang may monumento na ho siya sa Daet ng Marines. Yun kasi yung parang nakagisnang ko rin eh, na parang ang mga Amerikano ang nagdikta na gawing national hero si Rizal, hindi si Bonifacio. So, pero ang stand na ngayon ng NHCP, lahat po ng ating mga bayani, bagaman sikat si Rizal, lahat po ng mga bayani na kinikilala ng buong bansa, maaari na natin ituring na national hero. Okay. No, wala po kasi tayong batas na sinasabing, hirit and acted that Rizal is a national hero. Wala pong ganun. Nagkataon na lamang na kinilala siya. So, sa halip na pagsambungin yung mga bayani natin, yung pakiusap ko nung aming dating board member na kilala din, si Carmen Guerrero. Si Gemma Cruz Araneta, yung board member po namin, ex officio po yan. Ang pakiusap niya, huwag na daw po pagsambungin yung mga bayani. Huwag na po kayong gagawa ng debate, magsisigawan. Ay, hindi, si Bonifacio deserve niya ng national hero. Okay. Sabay na lang po natin silang ipagdiwang, kunitain, at mas ang i-encourage po natin, buuin yung connections, paano ba konektado si Bonifacio kay Rizal? Apo. Paano ba konektado si Bonifacio kay Magbini, kay Aguinaldo? At paano ba natin may papasok? Alam niyo, ang malungkot lang ho nito, puro lalaki yung pinag-uusapan natin. Ay, may Melchor Aquino pa, may Tandang Sora, di ba? So may Tandang Sora pa, may Gregorian Jesus pa. Kailangan po natin tingnan na lang yung connections para mabuo yung kwento ng ating kasaysayan, no? At hindi natin makita na... Sorry to disrupt you. Meron bang magandang relasyon sa pagkakaalam mo itong si Gat Andres at saka si Gat Jose? Or talagang malayo ang kanilang agwat? Ang alam po natin, si Bonifacio na meet po niya once si Rizal, noong itatayo yung Lalita Pilipina. So siguro at one point of his life, si Bonifacio, alam niya na kakailanganin ng isang pambansang pagkakaisa. So nag-member siya ng Laliga Pilipina. Nung naudlot yun, kasi niya naipatapon si Rizal sa Dapitan, tapos naging mahirap yung connection niya. Doon maisip ni Bonifacio at ng kanyang mga kasama na hindi na enough na nagkukulang tayo for reforms, na nakikisuyo tayo sa mga kaibigang Espanyol. Kailangan na talaga bumangon ng mga Pilipino at ipaglaban yung pag-angat ng kanilang estado ng buhay. Alright. So, hindi sila sanggang dikit,
pero hindi naman sila magkaaway. Alright, yun ang malinaw. At least hindi magkaaway. Sa panahon ngayon, may nakikita ka bang, or sa, kung halimbawa sa panahon ngayon na buhay si Gat Andres Bonifacio, may tuturing ba siyang bayani, aktivista, o ere-red tag? Palagay mo. Siyempre, mahirap po sa mga historian na tawagun namin dyan eh, counterfactual. Ibig sabihin, ang hirap kasi malaman po kung yung ano yung nangyayari. Mga what if. Kasi daming factors involved. No? At hindi naman talaga siya nangyari. Mas expertise namin yung nangyari before. Pero alam niyo, medyo kailangan nating i-temper yung ideas natin na in a sense, posible ma-rental siya kung yung paglalaban pa rin niya magkaroon ng hukbo na lalaban para sa kalayaan ng bansa. Pari ma-rental siya doon. And, or, depende, may kita niya na ang mga namumuno sa Pilipinas ay mga Pilipino na rin, pari makahanap siya ng ibang paraan para ipaglaban yung pagkakapantay-pantay ng ating mga kababayan, yung karapatan ng mga Pilipino, especially ng mga manggagawa at ng iba pang mga katulad niya. Maaaring makaharap siya ng ibang venue. Maaaring hindi siya magtatatag ng isang hukbo. We can never be sure. Ang alam lang natin, no, si Bonifacio, pinaglaban niya na ang ituring sa mga Pilipino ay kapantay ng alinmang lahi na tayo dapat magturingan bilang mga magkakapatid. At dapat nating pahalagahan yung ating kultura, yung ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Although hindi ginamit niya, hindi niya gusto yung term na Pilipino. Right off the bat, banggitin ko, pag may nabasa kayo na si Bonifacio ay Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, hindi po dahil exclusive kay Bonifacio na yung kanyang binubuo ay para lamang sa mga Tagalog. Ito po ay dahil ang Tagalog ang nakita niyang termino na maaaring ipalit sa Pilipino at kadalugalugan para sa Pilipinas. Dahil yung mga ethnic groups natin usually nakakabit sa pangalan ng tubig. So Maranao, Panao, Subuan, Subo, Kapampangan, Pampang, at Ilocano, Iloob. So parang ganun. Yun po yung dahil ng pagkatagalina. Sa tingin nyo ba sa mga panahon ngayon, may nakikita ba kayong sumusunod sa yapak ng mga, in particular si Gat Andres Bonifacio, mga Jose Rizal, mga Apolinario Mabini, meron ba o talagang agad lang nasasagkaan ng pananaw ng ibang tao na, oh, pagka ganitong kumilos, parang rebelde ang dating at kontra kaagad sa gobyerno? Gusto ko maniwala na lahat tayo gusto nating maging makabagong Rizal, makabagong Bonifacio, at makabagong Mabini na ginagamit yung kanilang talino, lakas, at kakayahan at people skills na yung pakikipag-usap sa kapwa-tao. Mahalagang bahagi po yan ng ating pagkilos. No? Ako gusto ko maniwala na bagaman hindi 1:1 yung paggamit ng lakas, ng talino, ng kakayahan para paglingkuran yung bayan, ay ginagawa pa rin nito na napakarami natin mga kababayan. Maaari hindi sa hindi isa kumparan. Katulad yung mga frontliners natin, yung mga lingkod natin sa mga lingkod bayan natin, mga civil servants na nagiging tapat sa kanilang trabaho. Kahit yung mga pinuno natin na hindi tinetake for granted yung pagkakahalal sa kanila ng kanilang mga kababayan, no, at ginagawa yung kanilang best para makapaglingkod sa bayan. So I hope yung diwan ni Rizal, Bonifacio at Mabini na hindi lang one-off thing, kundi sinasabuhay po natin araw-araw. Alright. Kailangan pa bang gunitain ang araw ng kapanganakan ng ating mga bayani at bakit? Kailangan pa rin po natin gunitain kasi sa mga panahong ito lamang natin na re-revisit yung kanilang mga ginawa. Unfortunately, tanggap natin na sa araw-araw marami tayong inaabala, marami tayong tinatrabaho. At itong mga ganitong pista opisyal lamang yung mga pagkakataon kung saan may libre tayong panahon para alalahanin yung kanila nagawa, para basahin yung kanila ng mga sinulat at i-revisit. Ano bang may tutulong nila sa akin ngayon? Ano yung matututunan ko sa mga pagkakamali na nagawa nila? At ano yung pwede kong gayahin sa kanilang mga nagawang tama? So, kailangan natin paligunitahin po, sir. Alright. With that, Eufemio Yufi Agbayani III, maraming salamat. Baka may karagdagan ka pang gusto kong ipabatid o iparating sa ating mga kababayan. Go ahead, Yufi. And gamitin ko po yung pagkakataon ito, no, na kung tayo nasa bahay pa at gusto pa natin masulit yung halaga ng kasaysayan,
sa official na ito, meron pong YouTube channel ang NHCP, National Historical Commission of the Philippines at NHCP Official, kung saan may mapapanood po tayong mga dokumentaryo at video tungkol sa ating mga bayani at tungkol sa ating kasaysayan in general. Inaanyayahan din po natin ang lahat na bumisita sa mga museo ng NHCP. We have 27 throughout the Philippines. In particular, ngayon pong Bonifacio Day, naging venue yung Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine San Juan. At Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Bukas po kami Tuesdays to Fridays, 9 to 4pm, libre. At hindi na kailangan masyadong magpa-book ng maaga, pero maganda din naman na magsabi kayo ng maaga para ma-accommodate namin kayo na maayos. At sa ganito mga paraan, no, nawa, makatulong po kami na sariwain at mapahalagahan pa po natin yung ating kasaysayan. Dahil yung mga bayanin natin, tulad niya na Rizal, Bonifacio at Mamil, pinahalagahan nila yung ating kasaysayan at naging malaking bahagi po ito sa kanilang kabayanihan. Alright, with that, Eufemio Yufi Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines. Maraming salamat, sir. At hoping na marami natutunan. Tulad ko, marami rin natutunan yung ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Stay safe here, sir. Magandang hapon. At sa ulitin, ha, kung may mga pagkakataon, if you're on your free time, kukulitin kita ulit. Alright? Maraming salamat. Good afternoon. Thank you. Ingat. Salamat po. Alright. Right. So, mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world. Anat mo na, Engineer Jun. This has got to be the saddest day of my life. Kung buhay siguro sigat Andres Bonifacio, matutuwa siya. For a bit of bad news. Dahil marami ang nakabatid na hindi pala sila nagkaroon ng sigalot or away ni Gat Jose Rizal. Nga lang, hindi sila close. Kaya nga, hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging malapit sila sa isa't isa. At sa kabila nun, or on the other hand, mas napalayo pa, literal, dahil nga naipatapon sa dapitan si Jose Rizal. Alright? Again, Sir Eufemio Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines, thank you so much. Siyempre, sa lahat ng ating mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world, naway naging kapakipakinabang ang hapong ito. Right? Siyempre sa mga nakaagapay ko, Engineer Jun Aguba, writers Rashid Locsin, Ariam Sancho at Abby Malanday, Sokmed Elaine Di Malanta at Kim Gomez, at Communication Assistants Micah Cervantes at ang birthday boy na si James De Jesus. Ang tawayanan ng susunod na palatuntunan, Beyond Buhay Metro with Miss na binibini pa. With binibining, sexing Aida Gonzalez. Hanggang bukas, ha? Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok, hindi lamang po sa balitaan at kumustahan, kundi sa lahat po ng palatuntunan ng DWIZ. Tony Banyos po. Be safe. God bless. Love you all. Mwah! You know. Woohoo!